sa isang liblib na sitio sa bayan ng Uwas Albay. Nakatira ang 51 taong gulang na si Jerry Moraleda. Halos butot balat na rin si Tatay Jerry, kaya nahihirapan na rin siyang kumilos. Ayon sa naging diagnosis ng doktor sa kanya, ay nasunog na ang kanyang baga. Kaya mabilis na bumagsak ang kanyang katawan. Dahil sa kanyang kalagayan, ay dito na nagpa siya na humingi ng tulong sa Akubicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, ang kanyang pamangkin na si Joseph. Kailan ito nagsimula na sakit niya sa baga? 2019 po. Sa inyong pagkakaalam, okay, bakit nagkaroon ng sakit na ganito itong si Tatay Jerry? Pag-inulang ko ng alas ng bisyo niya po. Si Tatay Jerry po ba ay napatingnan niyo na sa doktor? Opo. Yan po yung sakit niya na sa baga. Simula ng magkasakit si Tatay Jerry, ay iniwan na raw ito ng kanyang asawa. Ngayon na meron ng sakit si Tatay Jerry, sino na yung nag-aasikaso sa kanya dahil iniwan na siya ng kanyang asawa? Kami pong mga pamangkin, tapos yung mga magulang ko po. Joseph, sa inyong pagkakaalam, nasaan na ngayon itong misis niya? Iwan ko po, di ko na po alam kung nasaan. Pero nung dati, maayos naman sila bilang mag-asawa. Opo, bila na lang po iniwanan. Ito po bang si Tatay Jerry ay may mga anak? Meron po. Siyan po, yan na sa babae. Gaano kahirap na nakikita nyo yung tiyuhin mo na ganito yung sitwasyon at wala man lang yung asawa para siya ay asikasuhin, para gagawin yung obligasyon ng isang asawa sa kanyang asawa? Mahirap po, kasi di na po siya nakakalakan. So mag-isa lang siya doon araw-araw, Joseph? Opo, tapos binibisita po namin. So ngayon na lumapit kayo sa amin, Joseph, ano yung pinakakailangan ng yung tiyuhin na si Tatay Jerry? Gusto lang po niya daw tulungan siya kasi po wala pa siyang gamot. Kaya naman ang Akubicol Party List at si Congressman Saldico hindi nagdalawang isip na tulungan si Tatay Jerry. Once po na may referral siya sa SU galing sa lugar niya, kasama siya ng bayan, patay na po sa atin sa DRSFC. Meron po tayong CPDS kung sa baga ang problema niya o kung ano man pong problema, marami tayong doktor at talis tumulong sa kanya para magkukulwar talaga yung tuloy na kanangahin sa atay. Huwag po siya mag-alala dahil marami tayong fan na ang Akubicol Party List po. Marami fan sa DRSFC at ligay ni Boss Ali, si Council, para po matulungan yung lahat ng mga nangangailangan ng tulong ng katulad ng yung mga anxiety patient. Makalipas ang ilang araw, personal naming pinuntahan si Tatay Jerry sa kanyang bahay. Pagdating namin sa kanyang bahay, ay hindi namin maiwasang mangamba dahil sa kanyang kalagayan. Napansin din namin na tila hinahabol na ni Tatay Jerry ang kanyang paghinga at hirap na rin siyang makapagsalita. Dahil sa aming mga napansin sa kanyang kalagayan, ay agad na rin namin siyang dinala sa Rural Health Unit sa bayan ng Uwas Albay. Ayon sa attending physician sa RHU, ay kailangang ilipat sa mas malaking ospital na kumpleto ang gamit si Tatay Jerry dahil malubha na rin ang kanyang kalagayan. Pagkatapos sa RHU, ay agad na rin namin siyang dinala sa Bicol Regional Hospital and Medical Center.
Pagdating namin sa BRHMC, ay agad namang inasikaso ng doktor at mga nurse si Tatay Jerry. Kailangan din siyang i-confine para masuring mabuti ang kanyang kalagayan. Dahil naging maayos na ang kalagayan ni Tatay Jerry, makalipas ang ilang araw ay nagpa siya na ang doktor na siya ay i-discharge. Pagkalabas ni Tatay Jerry sa ospital, ay muli siyang inalalayan ng aming programa. Kapansin-pansin rin na malaki ang pinagbago ng katawan ni Tatay Jerry. Agad din namin siyang inihatid sa kanyang bahay. Salamat po kay Saldi ko. Salamat po sa tulong po na binigay mo sa akin tapos yung pagpa-hospital po. Tinulungan po ako ninyo. Maraming pong salamat. Tapos po sa pera. Kung din yung bago pina-hospital, ang sakit ko po, matindi pa. Salamat na sana sabi sa Tetong Guzman, Salvi, na ang tabang ng kadakli, naawa na ang mga ko. Salamat na mong maray na kadakli na tabang ang sutukan kong pa-hospital. Ang sabi ko ni magpa, ano, maginong bulong, tarig maulian na siya, tarig di na mautulukan, ano, kang kailangan. Grabe ka tabang ang talaga niya. Congressman Sardi, grabe maray kang katabangan ng maray. Tugang po na pigtaon na niyang ano, mga grocery, tapos ano, bugas. Salamat po, Congressman Sardi. Salamat pong maray. Sa ngayon ay patuloy na nagpapagaling si Tatay Jerry sa kanyang bahay.